Hello guys, ito na naman tayo. Balik tayo sa stainless guys. Nung nakaraang vlog ko guys, nakita nyo kung paano ikat yung elbow na stainless. Tapos kung paano inassemble. So hindi pa tayo nag-pull weld noon. So ngayon, ang gagawin natin guys, magpo-pull weld tayo. Kung paano ang technique ng pagpo-pull weld. Tapos yung paglilinis guys. Importante yung paglilinis, yung pag-grind, yung pagpapapino. Tapos, ibabapping natin ng liha. Tapos, papakintabi natin. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa, guys, kung paano i-grind yung elbow, yung corner elbow. Makikita nyo mamaya, guys. Ito, para matutunan nyo, guys, kahit paano. Okay, mag-start na tayo, guys. Ito guys yung ano winilding natin noong nakaraan. Pero hindi natin natapos. Natapusin ko ngayon. Meron siyang differential guys itong winilding natin. Ayan o. Ipakita ko sa inyo guys. Ito. Ayan guys. Meron siyang itim guys. Kung mapapansin yan. Ayan o. May pinhole. Ito. Yung mga itim na yan, guys. Wieldingin natin yan, guys. Okay. Pero, ano, yung gagamitin natin yung wielding rod. Yung payat na wielding rod. Yung 1.6 ang sukat. Hindi ka pwedeng gumamit ng 2.0 o kaya 2.5. Kasi, mabubutas to, guys, kasi manipis masyado. Ang kapal ng tubo na to ay 1.2 pero local na ngayon ang mga 1.2 madaling mabutas guys. So 1.6 na welding rod na stainless. Tapos kailangan ipipiller mo siya guys bago mo tirahin to kasi para hindi mabutas. Papakita ko guys. Hey guys, pag tinira mo to guys, ano, pag mapula pa, huwag mong titirahin, antayin mong mangitim. Mangitim yung winilding mo, tapos bago mo tirahin ulit. Kasi pag tinira mo yan, pula pa, tapos tirahin mo ulit na pula pa yung kulay. Mabubutas yun guys. Siguradong butas yan guys pag tinira mong mapula pa. Kasi guys, manipis yan eh. Tsaka guys, ano, palamigin mo muna bago mo tirahin ulit. Tapos pag wala ng pinhole, wala ng itim-itim, pwede na. Pero ngayon, i-grind natin, titingnan natin kung mayroon pa siyang itim. Dali na guys. Ito guys, pag tinira mo yun guys, kailangan tirahin mo ng ganito. Thank you.
Yan guys, itong ibabaw lang ang na-finish ko guys. Tapos yung ilalim guys, hindi pa tapos yan. May ano yan, may butas yan. Oh. Yan. Yan guys, oh, may butas. Yan, oh. Hindi pa tapos. Pero hindi ko i-wieldingin guys nga naka-vertical yan, naka-overhead. Kasi mahirap tirahin yan na naka-overhead guys, lalo na pag hindi MIG or TIG ang gamit mo. Kaya ang gagawin natin guys, putulin ko to, tanggalin ko to guys. Ayan, pagkatingin ko to para tanggalin natin to. Baba natin to guys, sa baba natin i-wieldingin. Napuputulin ko. Bali ito guys, tatakin ko muna dito. Tatakin ko ng maigi dito. Pero paghiwalayin natin dito banda. Yung papunta rin sa taas, maiwan yan. Ang kukunin natin guys, mula dito, papunta rin sa baba. Yun, sa baba. Tanggalin natin ito guys, ibaba natin. Sa baba tayo mag full wheel guys. Dali lang. Ayan guys, baba natin yan guys. Okay. Ito guys, kaya ako ito binaba guys, kasi ito guys, kaya ako ito ibinaba guys, tinanggal ko doon sa pinaglalagyan niya para pag winilding natin to guys, naiikot natin yung tubo kasi manipis nga to guys, kapag nag overhead tayo natira, bubutas siya at saka mas marami siyang pinhole, kaya ibinaba na lang natin kasi maiksi naman. Tsaka yung pag-grind nito guys, mas madali kasi nandito siya sa baba. So mamaya ipakita ko sa inyo kung paano ito guys. Okay. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito. Yan guys. So, yan o, kita nyo yan. Overhead kasi ito guys. Mahirapan akong tirahin ng overhead pag stainless. Kaya ibinababa ko. Kasi manipis siya kasi. Pero kung makapal lang yan, walang problema. Ito naman guys, yung ritaso nating tubo, nilagay ko dito. Nilagyan ko ng ground. Kasi dito tayo magpapatong. Ayan. Para may ground ka kaagad. Kasi kung ang ground, ikakabit mo dito sa ginagawa mo, istorbo eh. Kasi pag umiikot-ikot guys, siyempre maabala ka. Kaya yung nakakabit na wire dyan sa ginagawa mo. So, ito na lang. Unang-una sa lahat, guys, pag ganito ang welding machine mo, pag 1.2 ang wini-welding mo, guys, kailangan yung number ng lakas ng kuryente mo is 68 lang, kaya 60 hanggang 70 lang kung manipis yung back, yung tubo mo, 1.2. Pero kung 1.5, pwedeng ilagay mo yun sa 80 pag nagpo-full-wheeled ka na. Pero kung manipis, mga 60 to 70 lang guys. Depende sa pulso mo. Okay guys, umpisa na natin.
Hey guys. Nakita nyo kanina guys, ito yung ginamit ko, di ba? Pagkatapos nito guys, gamitin. Yung hindi yung kayo pwedeng gumamit ng malaki. Malaking ano, grinding stone. Kailangan nyo maliliit guys para magkasya dito. Maipasok mo dito sa kanto. Pagkatapos niyan guys, sa sunod na gagamitin natin. Ito na. Ito. Ito guys. Flap this. Oh. Basta fluff this. Ayan. Yan ang gamitin natin. Ito. Okay guys. Ito, dalawang liha na lang kulang nito. Liha, ibaping natin ng liha na 120 o kaya 100 tapos 400 tapos or 800 guys. Tapos ipapolish natin mamaya. Okay. Lipat tayo dun sa ano guys, yung pinaka ano natin. Ito yung pinaka ang tawag nito? Main course? Ito yung pinaka-importante sa lahat na maituturo ko sa inyo, guys. Ito siya. Kung paano ito wieldingin. So ispatan ko lang muna kasi malalayo yung agwat. Pag malalayo yung agwat, huwag yung i-pull wheel diretso na ganyan na hindi naka-ispat-ispat dito, guys. Kailangan dikit-dikit ang ispat niyan, guys. Ito. Para bago kayo mag-start na mag-full wheel. Dito, yan, ganyan kalayo. Ispatan nyo pa sa gitna. Ito, ispatan nyo pa sa gitna. Bago kayo mag-full wheel. Okay guys, umpisa natin. Ispat-ispatan natin ngayon yan. At umpisa na natin guys. Ispat-ispatan. Okay. For example guys, pag may gap, hindi nagdikit yung bakal na wi-wieldingin mo. Ito, may gap siya guys. Ito. Hindi katulad nito, dikit na dikit. Ito, hindi. Magpipiller kayo guys. Gagamit kayo ng ganito. Yung wielding rod to na tinanggalan ko ng flux over. Ipiller nyo yan para hindi ma-disalign. Okay guys, bago ka pumunta dyan, bago mo wieldingin yung awang na yan, unang-una sa lahat, i-wieldingin mo muna yung nagkadikit na parte. Ito, may nagkadikit dito, saka dito sa kabila. Yung dikit, nagdikit siya. Ito, nagdikit siya. Ihuhuli mo yung may awang. Para hindi ma-disalign. Okay guys, simpisa na.
Wagi ba? Kitan. Thank you.
Yeah.